Hello guys, it's me again, Pusong Ligaw Mix Vlog. Alright, so andito po tayo ngayon sa extra skills ko, which is yung magtatay or sewing or sastre. Sastre ba yan? Alright, so isa po akong sewer dati at nagkaroon din ako ng pag-angat na ranggo. So, pero sad to say is, mas gipili na ako ang pag-abroad na lang for the sake na I need more income. So, right? So, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano yung mga ginagawa ko. Actually, yung mga damit ko dito is ako lang po ang nagtahe. Ayoko na bibilhan po ako ng damit ng amo ko na pang nani, pang katulong dito. Kasi sa tuwing bibili po siya ng damit ay hindi po magkasya sa akin. So, may ibang size po yung katawan ko. So, kahit XL o 3XL o unsa pa na din ha is maliit pa rin. So, ganun ako kalaki. Pero hindi naman sa kalakihan. Basta, sabi pa ng nanay ng amo ko is ang kalakihan ko daw is pang-Arabiana. Charot! So, guys, ipapakita ko pa sa inyo kung paano ako magtahi ng mga damit na mga reuse abaya. So, ito po ay isang color orange yellow. Alright, so isa po siyang abaya. Yun. Siya. So, sobrang laki po. Ang laki ko na nga. So, ito is sobrang laki pa. So, ganyan. Kalahati lang yung katawan ko. Right? So, ang gagawin ko dito is i-remake na ko siya. Gawin ko siyang blouse or yung basta the blouse siya na may ano din dito. Long sleeve tapos pantalon. So magagawa ko to siya. Right? Oh, magagawa ko to siyang buo blouse at saka pantalon. Right? So, ang gagawin ko lang dito, itong damit ko, ako lang po ang nagtahi nito. Alright? So, ako lang nag-ano dito. At saka itong pantalon, ako lang din nagtahi. So, yung mga ginagawa kong t-shirt dito, kasi ayaw ko magpabili ng bago, kasi napakapangit ng tahi. Gusto ko ako ang magtahi, kasi secure yung lines. Yung mga pasada sa tahi is secure. So, ito, gagawin ko siyang pantalon at saka blouse. So, ang gagawin ko dito is, tanggalin yung front. Ito pong dalawang front tanggalin. At ang front ang gagawin kong pants. At ito naman ang back. Kasi sobrang laki ng back, parang kurtina. Oh. So, nasa meter. 1 meter and 1 meter and half po siya. Oh. Tapos kalahati. Sobra kalahati. 1 meter and half. So, magagawan ko to ng paraan sa papagitan ng ng utak ko. Kung anong design. Sobrang laki sa ano na to, sa abaya, kaya gawa natin ng paraan. Actually, parang kumot na nga to eh. So, hanapan na to ng paraan. Sabi pa ng amo ko, magawan ko pa daw to ng paraan ko. First naman, bakit hindi? So, patunayan natin sa kanya kasi hindi siya naniniwala eh. Hindi siya naniniwala. So, hanggang ngayon, hindi pa siya makakapaniwala na
Katulong niya dito sa Saudi is isang supervisor sa Pinas. Oo, may ano po ako, may label po ako doon sa Pinas, which is kung saan po ako nagtatrabaho ng sastry. So, may mga tao po akong iniwan bago ako nag-abroad, nag-desisyon na mag-abroad. Tama yung narinig niyo. Iniwan ko, gigrab kong opportunity kasi I need more income. Kasi lumalaki nang lumalaki ang mga anak ko, tapos doon sa Pinas, balot na balot ako sa utang. Na hindi ako halos makabigay ng pira sa kanila nung maliliit pa sila noon. How much ngayon nga lahat nagka-college na kung doon lang ko sa Pinas, ay nako, siguro matagal na akong namamatay sa konsumisyon. Kaya nga, si God na mismo naghatag na kugway kung saan ako tutungo o ano ba dapat kong gagawin sa buhay ko para masustintuhan ko yung mga dapat kong sustintuhan. Ah, take note, hindi lang yung mga anak ko ang pinag-aral ko, pati na din yung mga kapatid ko. Sinoshoulder ko na din yung pag-aaral nila kasi kailangan, no? Hindi naman nila maano kung hindi ko sila bibigyan. Kasi sa pagkain lang nga, kapos na kapos. So may mga kapatid naman ako na kahit pa paano nakakatulong din sa mga pagkain-kain lang nila. No? Pero sa mga special needs tulad ng mapag-aaral, damit, gamit sa school, ako po yung nagsusulder doon. Kung mayroon mang kailangan pa yung iba, sa siguro kung mga personal needs nila na iba, kung hindi kakayanin ng sahod ko, humingi na yun sila sa ibang kapatid ko. Right. Hindi naman din sa ako, sa akin na lang yun lahat. Hindi naman, hati-hati naman kami, may mga work. Sa estado namin ngayon is, may mga pamangkin din kami na tinutulungan din. So, hati-hati. So, kahit pa paano, nakakaraos din naman kahit pa paano, no? Nakakaraos pa naman. So, ito. So, nahati ko na ito. Magagamit ko to sa siguro sa mga ano, kung ano mga kailangan. Diba? Ito naman, sobrang laki niya. Alright? So, gagawin natin siyang t-shirt. Oh, tama lang yung taas niya. Alright? Tama lang yung taas niya. 1, 2, 3. Tama lang din yung laki, kalakihan niya. So, kailangan lang natin lagyan ng kunting ganito. Actually, lipat to siya. So, ito ang gagamitin kong pang ano dito sa gilid para hindi siya masyadong masikip. So, mayroon na tayong side by side, back and front. Then, ito naman dalawang ito is gagawin natin pantalon. So, ganyan lang natin. Pag ganyan siya, pwede naman. Pwede naman siya ganyan. Pwede naman. So, mahaba siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang dito, sa taas nito is 5 lang yung ano ko. Yung galing sa hips at saka yung tindig ko is 5. So, sa pantalon lang ha, sa pantalon lang. So, ganito siya. Ito yung pantalon ko. Yan. Yung 5, sobrang haba na. So, kunin pa natin siya sa pampilo. Oh. Ayan. Ganyan. So, may tira siyang ganito kahaba. So, ito naman ang gagamitin natin sa
About sa hips. So, guntingin ko siya para diretso na. Sa mga hindi professional sa sewer, huwag niyo nang gayahin ang mga ginagawa ko. Baka ma-shortage kayo sa fabric niyo at masasayang din. Kasi sa akin is, estimated ko na yung, ano ko, yung tool ko, isti, yung tangkad ko, estimated ko na yan. One, two, three, four, five. So, guntingin natin siya. Ako po ay hindi gumagamit ng measurement. No, hindi po ako gumagamit ng measurement. Kasi, as what I have said, alam ko na yung ano ko, yung measurement ko, yung tangkad ko. So, pag makakita nang ako ng fabric or bibigyan ako ng amo ko ng mga ganito, magugulat na lang siya pag ano niya is nabuo ko na. Opo, ganyan po ako. Hindi naman sa nagmamagaling, sadyang may talent lang. May talent lang naman. Pa. Okay. At ito mga ganito is i-ano natin sa kasi ito nga part siya is sa legs. Ito sa part to sa legs. So, lagyan natin siya ng additional ng ganito para mabuo siya. Para maano natin siya. Yan. Para ano natin siya mamaya. So, i-dikit ko lang to siya dito. Right? At saka, iso itong isa, dikit lang. So, imamagic natin siya. Alright? So, may paano na tayo. So, umpisahan na natin. Una natin gawin is ang pants.
So, sa pants kanina na pinakita ko is ganito po siya. Alright. Na-close na natin siya. So, ganito ha. Ganito lang yung itsura niya. So, na-close na natin. Alright. So, gawin natin dito is i-close ang dito sa ilalim. Sa ilalim. So, wala nang ibang gagawin dito kundi i-close. So, maging pants na to siya. Tara! So, nagawa na natin. Pantalon. O, di ba? Pantalon na siya. So, may ano na siya. O. Di ba? Right. So, style yan. Alright. So, deep pa. So, naging ano na siya. Oh. Magic is good. So, pag malagyan na to ng ano, papakita ko sa inyo, palagyan wala nga pala ang amo ko. So, hindi ko siya malalagyan ng ano ron. Kasi walang bakat.